Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, ang i-review naman namin ay ang 2021 Kia Carnival. Pero para maliwanag lang ha, hindi pa to available sa buong Pilipinas. Dito lang to sa auto access. Ano, ready ka na? Oo naman, tara na! Magpasalamat din tayo sa nagbigay ng access sa sasakyan natin ngayon, ang auto access. Ipapakilala ko rin kayo sa katandem natin dito, si Ma'am Bettina. Hi mga katandem! So, salamat sa pagpunta sa amin dito. And kung gusto nyong pumunta dito para personally ma-view yung mga models namin, visit us at 120 West Ave, Quezon City. And we have imported top-of-the-line cars, higher variant, and lower price. Kung interesado kayo, click the link below. Makina nito ay SmartStream 2.2-liter turbo diesel engine. May maximum output ito na 202 PS at 3,800 RPM. At may maximum torque naman na 440 Nm at 1,750 to 2,250 RPM. Ang transmission nito ay 8-speed automatic transmission. Kita nyo ba to? Gusto ko to eh! Han, baka naman. Unahan pa lang, ulam na. First class ang datingan. Ang kapansin-pansin dito ay ang grill. May nanalo na. Suot na ang corona. Mukha kasing jewel rin dating niya. Tiger nose na may stretched out crisscross design. Naitago pa nila yung camera. Merong silver eyebrow na nag-e-extend hanggang grill. LED lahat ng ilaw. Dual projector na may metallic dark gray casing, ang dim at saka yung bright na headlights. Ang pinaka-noticeable naman dito, yung daytime running lights na nagiging signal lights. You heard it right, nalito din kami. Sa gilid naman, merong textured na black na mukhang scales, ang gandang tingnan. Sa bumper, may apat na parking sensors. Jump-pack din sa silver metallic, pati ang chin. Ang fog lamp naman, dual din siya na LED. Tinabihan nila ng totoong air vents. Saan ka nakakita? Van na may air vents for aerodynamics, panis. Napakatindi talaga nitong designer ng Kia. Wala akong nakikitang van dito, SUV ang nakita ko. Masculine straight lines kasi ang ginamit. Yung front end naman niya, may nguso. Sa likod naman, may angle at yung roofline niya pababa, kaya siya nagmukhang SUV. Floating roof ang design from front to back kasi black out lahat ng pillars, except sa C-pillar na naiba. Isa to sa mga dahilan kaya siya nagmukhang SUV, kasi binrake niya yung continuity ng design ng bintana. Silver textured cube pattern, as in textured talaga pag hinawakan mo. Continuous siya hanggang sa likod hanggang sa kabilang side. Ibang level talaga ang attention to details ng Kia. Two-toned ang roof rails. May silver metallic naman na design sa ibabaw ng door handles at sa side molding. Two-toned din ang side mirror na may signal light at parehong may camera. Two-toned ang mugs na may futuristic design. 19-inch to pero saktong-sakto lang yung laki niya sa sasakyan. Ang size ng gulong, 235, 55, R19. Ang minimum ground clearance naman ay 171 mm. Sa likod, robocap ang dating dahil sa taillights. Mahabang LED strip na may malupit na design. 3D pa sa sides. Shark fin ang antenna. Incorporated naman ang third brake light sa spoiler. At itinago rin niya yung wiper. May defogger at reverse camera. May apat na parking sensor sa bumper. Magkabilaan naman may signal light, reverse light at reflectors. Sa baba naman may silver skid plate design. Gusto nyo ba na mga masinsinang car reviews?
Mag-subscribe na kayo sa channel namin. Marami kami niyan. Kung meron din kayong topic na gusto nyong pag-usapan o kaya sasakyan na gusto nyong ipareview, i-comment nyo na yan. Kailangan nyo ba ng car insurance, mapa-brand new man or used cars? I-message nyo lang kami sa 0968-203-7833. Pwede nyo rin kaming i-email sa getinsured@rit-ridingintandem.com. Ako nang bahala sa inyo. Malamang gusto nyo nang makita yung interior nito, no? Pero wait lang, tingnan nyo muna to. Ito ang susi ng Kia Carnival. Simpleng-simple lang siya. May Kia logo, bakal yung ilalim, meron siyang remote start at saka remote pambukas ng kaliwa at kanan na sliding door. Sa likod naman, nating special. Lahat ng ibang pindutan, andito sa side. Meron siyang lock, unlock, pambukas ng tailgate, at saka alarm. Ito naman sa ilalim, yung ating physical key. Pero sa totoo lang, basta nasa bulsa mo tong susi, pwede mo nang buksan to. Lagay mo lang yung kamay mo dito, automatic magbubukas na. I-check nyo rin yung website namin, www.rit-ridingintandem.com. O, ito na! My goodness! Puro goodness ang nandito sa loob. Atat na nga akong kalikutin eh. Pero bago yan, mag-space test muna tayo. Ang tuhod ko, kasyang-kasya. May space pa. Ang headroom natin, almost isang dangkal ko pa. Kasyang-kasya ako. Ang adjustment naman natin ng manibela, tilt and telescopic. Ang upuan naman natin, naaabante, naaatras, nare-recline, may lumbar adjustment, at may height adjustment din. Lahat electronic. Check naman natin sa second row. Sarap, no? Yun, no? Ito, nakasakto lang to sa gitna. Ang legroom natin, dalawa, may sobra pa. Ang headroom natin, medyo lumit ng konti sa unahan, pero malaki pa rin, kasyang-kasya ako. 5'8 ako, ha? At ito pa bonus dito. Itong upuan na to, na-adjust pa to palikod o kaya pa left and right. So, pag pinalikod mo siya, ano, hindi ka pa ba kasya? Dito sa third row seats, napaka-usable ng space. Na-adjust ko na yung second row doon sa komportable kung napakaluwag ko na. Pero dito, may space pa rin yung tuhod ko. Yung headroom naman natin, may space pa rin, kasyang-kasya ako. Kamusta naman kaya ang space dito sa likod? Tingnan natin. Yun, automatic din. Okay. Napakalaki. Parang mas malaki pa to kaysa dun sa last generation ng Carnival. Malalim siya, pero very usable. Tapos kung kailangan mo ng additional space, madali lang yan. One hila lang, ganito. Panis. Ito pa. Oh. Yun, no? Kailangan more space, ayan. It's kalikot time. Grabe, excited na ako. Simulan na natin sa ibabaw. Beige yung kanyang ceiling. Tapos meron siyang dalawang sunroof. Dito sa unahan, tsaka dun sa likod. Solid yung mga covers niya kaya siguradong hindi kami initan. Ang visors naman natin, parehong may salamin at parehong may ilaw. Dito sa bandang unahan naman ng ating ceiling, ang daming mga pindutan. Nandito yung pindutan ng ating ilaw. At meron din dito yung high pass. Ito yung toll system sa Korea. Galing, di ba? Card, ilalagay mo lang dito. Sa sidings naman natin, soft touch yung mga plastic. May mga padded leather sa gilid, sa siko. Tapos maraming piano black finish. Ang linis tignan, napakaganda, itim na itim. Pati mga controls, ang tindi ng design, no? Tas solid, pindutin. Tapos ang mapapansin mo dito, ultimo yung butas-butas ng mga speaker, may design. Sa pinakababa naman, meron tayong bottle holder at napakalaking compartment. Ang manibela natin, leather wrapped at mocha yung kulay.
Sa left side, nandito yung controls ng ating infotainment system. Sa right side, ito yung ating cruise control. At adaptive cruise control to, ha. Sa bandang baba, puro piano black finish. Sa likod naman, meron siyang paddle shifters. Plus sa right side, minus sa left side. Nasa left side ng manibela natin ang mga controls sa mga pintuan. Andito rin ang adjustment ng headlights na level, lane departure, at saka traction control. Ang dashboard, dito ka mapapawaw talaga. Kasi yung infotainment system niya at saka yung instrument cluster niya, parehong screen. So 12.3 inch yung screen natin sa instrument cluster. Another 12.3 inches na naman yung ating infotainment system. Meron din tong Android Auto, meron tong Apple CarPlay. At ito pa, sa ibang sasakyan, ambient lighting. Dito, merong ambient sounds. Panis! Naka-nature nga to kanina eh. Unahin na natin yung instrument cluster natin. May dalawang dial siya. Speedometer nasa left. Merong coaching drawing sa gitna. Sa right side, nandun naman yung ating mga bukas na pintuan. Kaiba talaga to. Ngayon lang ako nakakita ng coaching may ganito eh. Ituloy na natin yung dashboard. Mocha brown sa ibabaw. Tapos yung aircon niya, meron siyang parang silver na design. Tuloy-tuloy sa gitna hanggang doon sa kabila. Sa bandang ilalim naman nun, meron tayong mga wood panel. Ayun, ang ganda. Kahit hawakan mo, parang tunay na kahoy eh. Pero hindi yata. Sa baba ulit, etong piano black finish na to, hindi lang yan design na piano black finish. Touchscreen din to, additional controls ng ating infotainment system. Makikita nyo, ayan, merong map, navigation, radio, media, seek, track, setup, tapos tune, volume, nandito na rin. Galing, di ba? Sa left side nito, ito yung ating engine start stop button na mukhang aluminum. Ang aircon naman natin, piano black finish din, mga touchscreen din siya. Dual climate control sa unahan, pero meron ding climate control sa likod, o, di ba? Sa baba ulit, ito, compartment naman to. Pag binuksan mo, andito yung ating wireless charging. Yes, wireless charging. Meron tayong tatlong USB. At may compartment pa sa baba niya. Dalawa yung ating cup holders, meron pang lalagyan ng cellphone sa gitna. Ito ang kakaiba dito, wala nang shift stick. Rotary knob na lang. So, sa gitna niya, nandun yung park. Tapos, nakikita nyo ito, may reverse neutral drive. So, ito turn mo lang siya pa right pag drive. Ito turn mo siya pa left pag reverse. Galing, di ba? High tech. Sa baba nito, electronic na rin yung ating parking brake. So, hila lang at saka pindot. Meron siyang mga drive modes, tapos meron din siyang auto hold function. Yung ating mga upuan din, ventilated din siya. Pati manibela, ventilated. Parking sensors, pwede mo rin siyang i-off. Kasunod nitong dalawa na to, meron ditong dalawang button pa na ewan ko kung ano to. Siguro kailangan na talaga natin ng manual. Sa ilalim nito, meron tayong additional compartment. Yung ating armrest, malambot din. Leather wrapped siya. Sa loob, napakalaki. Ang upuan naman natin, lazy boy level din. Napakalambot, komportabling umupo. Tapos yung itsura niya, kita niyo naman, no? Leather siya, merong mga perforated leather sa gitna. Tsaka yung shape niya, hindi yung ordinary na nakikita niyo na pinapalagay na leather wrap. Iba talaga siya. Ang adjustment niya pala ng passenger side, ha? Electronic din. At kung may tao sa likod, may adjustment din ito ng abante atras tsaka recline dito sa gilid ng upuan. Ang glove box naman natin, mabagal siyang bumaba. Tapos, meron pang power supply dun sa ilalim. O, diba? Dipindot din dito sa loob. Yung ceiling natin, syempre, andito yung sunroof natin. Meron tayong ilaw sa gitna, dalawang aircon vents, at yun niya. Ang switch natin ng climate control dito sa likod, hiwalay, nandito sa right side. Meron siyang fan speed, tsaka yung mismong thermostat. Sa bandang gitna, abot mo dito yung dalawang cup holders. Sa bandang baba nun, merong power supply. Sa magkabilang upuan sa likod, meron pang dalawang USB. Merong sabitan sa right side, tapos may compartment pa sa ilalim. Magkabilang upuan din natin, meron siyang mga pouch. Sa pintuan, meron siyang bottle holder, isa, magkabila. May blinds din dito. Ang upuan natin, itong malupit, maraming adjustment. Yun niya, abante, atras, kaliwa, kanan. Meron tayong angatan itong footrest. Automatic reset, height adjustment, recline. Ang kulit, no? Dinaig pa yung mga unahan ng mga ibang kotse. Dagdag mo pa, meron din siyang armrest. Magkabila. Dito naman sa third row seats, meron siyang dalawang aircon vents. Sa gilid, meron tayong ilaw, magkabila. May ISOFIX tethers din tayo dito. Yung mga bintana natin, may mga blinds din.
Tapos sa right at saka left side, may dalawang cup holders at may extra compartment sa unahan. Dito sa likod, meron tayong ilaw. Meron tayong apat na sabitan, meron tayong power supply, meron tayong lalagyan ng fire extinguisher. Kaso ang nawawala dito, yung spare tire. Wala tong spare tire, meron tong tire sealant. Nandito siya kasama ng toolkit natin sa right side at meron na ring air pump kasama. At ngayon mga ka-tandem, tapos na tayo mag-interior at exterior review. Test drive naman tayo. Let's go! Ano? Tara na! Excited na ako! You know, ito na. Feel ko na. Rotary yung dial natin. Lagay na natin sa drive. Nice! First time kong gumamit ng rotary na transmission, ha? Okay, let's go! Wow! Ito pa lang, unang andar pa lang natin. Yung manibela, grabe, sobrang lambot. Napakadali nitong pang-city. Tapos, yung ating suspension, lubak. Hello? Napakadali. At ngayon, dahil traffic, ganito gagawin natin. Mag-U-turn test muna tayo. Mag-turning radius muna tayo. Uy! Ngayon, nag-signal light ako ng left. Oh. May camera sa left. Lumabas. Okay. Full lock. Tingnan natin ang U-turn. Dalawang lane at sobra ng konti. Pwedeng-pwede na, napakalaki nito eh. Okay, check na natin yung response ng gasolina. Battery smooth. May response kagad pag tinapakan mo, tapos yung shifting niya ng transmission, sobrang swabe din. Yung makina rin niya, sobrang tahimik. Kahit diesel, hindi mo rinig. Diesel to? Oo, diesel to. Oh, pati yung brake response niya, malakas na kaagad sa umpisa pero hindi pumapako, tuloy-tuloy yung progression, malakas din yung preno. Galing, oh. Sarap ng feeling dito sa likod, oh. Oo. Mataas parang, yung buwan, oh. Sobrang parang basta iba. Iba rin sa pakiramdam yung suspension, sobrang komportable. Ngayon, try natin na medyo tapakan ko ng konti yung gas. Pag lumuwag yung kalsada. Pero grabe yung suspension, nakakatuwa. Tapos yung seating position ko, ang daling nakuha. Tapos ang lambot lahat ng tinatamaan ng katawan ko. Sarap. Parang ang sarap-sarap nitong i-long drive. Tapos airy pa yung feel kasi nakabukas yung ating moonroof. At eto pa, malupit. Sa ibang mga sasakyan, merong ambient lighting. So yeah, given na yan eh. Etong malupit, ito merong ambient sounds. Sounds of nature. Yun oh. Magano tayo. Calm sea waves. O, di ba? Laksan mo konti. Ano ba laksan? Ayan. O, nakita nyo na? Para na tayo nasa beach. Dun sa ano nga, open air cafe. Open air cafe. O, di ba? Para tayo nasa restaurant. Oo nga, no? Ito. Warm fireplace. Ayan. Naririnig yung mga ano... crackling yun. Sounds ng wood. Yung sa apoy. Galing, no? Lipat mo na, init. Lipat ko na daw, init eh. O, tama na yan. O, hindi tayo marinig eh, okay. Yung drive mode, try natin yung drive mode. Meron siyang eco, sport, normal, tsaka smart. So, try natin tong sports. Lumakas na kaagad yung response niya. Okay, try natin niya yun. Sports mode. Bilitin natin. Uy! Hindi ko ina-expect yun, ha? Ang lakas niya, tapos talagang nag-squeak siya sa lakas. Grabe ang tindi. 2.2 liter diesel lang yung makina nito. Pero ang tinding humataw. Grabe. Sports mode yun, no? Balik na nga natin sa normal. Ayan, normal na. Hindi naman natin kailangan ng mabilis. Pero matulin to. O yan, yung preno natin. O, lakas oh. Easy. May ibabaum pa. Try natin yun yung paddle shifter. So, primera tayo. Ang lakas talaga. Tapos, ang suwabe ng shifting niya. Ang bilis. Grabe yung pakiramdam. Parang van to na pwede mong paglaruan. Ang tulin niya, promise. Tapos, yung gear shifting mo. Ang sarap. Ang tulin mag-shift ng gear.
van siya sa use kasi malaki yung space, SUV yung itsura, pero matuli na kotse ang andar. Saan ka pa? Ano pa hanapin mo? Nakakatuwa. Han! Baka naman! Benta mo na yung bahay. Dito na tayo titira. Tinanong ko nga kanina dun eh, sa auto access eh, baka pwede to 20 years to pay. Wait lang ha, try ko lang pala yung engine braking. Oo, oh, malakas din yung engine braking niya sa paddle shifters. Wala akong masabi. Kung di, Han, baka naman! Tara na! Huwag mo akong binabaka naman dyan. Naku, baka maibenta ko yung bahay. Para naman sa safety, meron itong drive-wise system na may forward collision avoidance assist, lane keeping assist, pedestrian and cyclist detection. Meron din itong air purifier, very timely. May 7 airbags, may parking assist, may VSM, may individual tire pressure warning system, may fire extinguisher, portable inflator, multi-collision brake, hill start assist control, ESS, back warning system, child safety rear door lock, fuel filler door safety lock, central locking, LSD same as locking differential, and VDC or vehicle dynamic control, oh, di ba? So, in essence, no? Itong sasakyan na to, meron na siyang kagaya ng mga Honda na Honda Sensing, Toyota Sense. Safety Sense, at saka yung Subaru EyeSight, parang may ganun din siya. Version niya lang ng Kia. So, high-tech to, mga pare, high-tech. Ano, you know, yung reverse niya, yung mga lines niya, kitang-kita mo yung saka ano. Saka alam mo kung saan babagsak yung kotse, yun, may line. Oh, kita mo kasi Kuya Guard. At saka yung 360 camera niya, grabe, tingnan mo yung 360 camera. Sobrang linaw, makatotohanan. Hindi kagaya ng iba, parang virtual. Ito talaga, oh. Makatotohanan. Tapos, yun yan, nag-a-adjust yung ano natin, yung manibela. Alam mo kung saan pupunta yung sasakyan. Galing, pwede. Okay. At ngayon, tapos na akong mag-test drive. Tingnan naman natin kung anong masasabi ni Elaine. Kaso, wala pa rin akong powers, eh. Kaya palit na lang kami muna. Sarap talaga ng mga automatic doors, no? It's my turn na maging driver. Ito na. Mag-ano muna tayo, adjust-adjust. Ane, pang legroom. Tsaka ang sarap, kita mo, naka-captain's chair ako dito sa likod. Pero electronic yung adjustment na upuan ko. Uy, suspension, wow. Steering, what ganta? Ang lambot. Parang hindi malaki yung dala mo. Sobrang lambot ng steering. U-turn, ito. So, totoo nga, dalawa at konting sobra. Pero, okay naman. Malaki naman kasi talaga to. Wow, sarap niya dalhin. Nakakaba na nakaka-excite siya dalhin kasi malaki siyang sasakyan. At saka mahal siya. Pero, ang sarap niya. Ang sarap niya dalhin, seryoso. Uy, maganda rin yung busina. Ito talaga yung gusto ko sa Carnival eh, yung braking. Hindi ako nag-a-adjust sa braking. Ang ganda, suwabe. At saka hindi siya mahirap tapakan, hindi matigas. Konting kapak. Pak, ganarn! Ayun, no, ang dali-dali. I can, ang dali niyang i-drive. Ang sarap niya i-drive. Shifting, wala akong nararamdaman. Seamless. Wala akong masabi dun sa acceleration niya. Sobrang wow. Wow lang talaga. As in, maganda. Maganda lahat. Tapos yung engine noise, no? Sobrang wala, minimal. Yun talaga eh. Diesel, pero wala kang naririnig na kahit ano. Ang tahimik niya. Sobrang relaxing. Sobrang relaxing niya as in. Meron pa siyang ambient sound. Parang pwede kang mag-ano dito, meditate. Habang may pinagdadrive ka ng driver mo or ng kung sino, pwede kang mag-meditate dun sa likod. Nakatingin ka pa dun sa langit, ganun. Yee! Ang sarap yung diba? Hindi ka kakapusin. Actually, nakaka-excite siya i-drive. Exciting na van? Exciting. Paano nangyari yun? Yung
Kia Grand Carnival. Kung hindi nyo pa napapanood, na-test drive na namin yon. Gustong-gusto namin yon. Pero ito, ibang level to. As in, yung itsura pa lang, wow na, ang layo. Ang layo talaga. Bakit ka bibili ng SUV? Dito na lang bilin mo. Sobrang mas komportable tsaka maluwag yung space. Ang ganda ng screen na to, oh. Kitang, ang laki niya, isang unit lang siyang ganyan. Pero kitang-kita mo yung instrument cluster at saka yung infotainment system, medyo nakabaling pa sa akin na ganyan. Kung bibili man ako ng sasakyan na to, nakakatuwa siyang i-drive, oo. Pero, mas nakakatuwa pag passenger ka lang. Kaya Han, pag bibili tayo nito, bahala ka na mag-drive ha. Aba, pag may pambili ko nito, kukuha tayong driver. Pag nakatigil ka ng medyo matagal, namamatay ng kusa yung makina. Siguro para makasave ka ng gas. Tapos, pagka binitawan mo yung preno, nag-on na ulit siya kung saan na siya nagsastart. Ang 2021 Kia Carnival ay nagkakahalaga ng 3,400,000 pesos. At dito na tayo sa segment na The Good and the Bad. Saka na. Ah, sige. Unang-unang bad sa akin, hindi kasi talaga to para sa lahat. Para lang to sa may pera. Kasi kung budget ang hanap mo, napakalayo nito sa budget. Talagang kung gusto mo yung pinakamaganda, kailangan mo talagang magbayad. So, eto, para lang talaga to sa may datong. Sumunod naman, yung interior niya kasi yung kulay beige. So, dumihin yun. Pero social. Oo, tsaka leather naman. Sumunod naman, itong sasakyan na to malaki. So kung maliit yung paradahan mo o maliliit yung kalsada na pupuntahan mo, medyo mahihirapan ka dahil malaki talaga siya. Pero kung gusto mo yung malaki, eh good din sa ito. Next naman, kung hindi ka techie, mahihirapan ka dito kasi napakarami niyang pindutan. Kailangan mag-make time ka para tingnan mo na lahat ng pipindutin or gagalawin mo bago mo paandarin yung sasakyan. Kailangan mo talagang ma-familiarize muna yung sarili mo bago mo siya gamitin. Oo, kasi ultimo yung shifter niya, bilog. Hindi shift stick, bilog. Sagod naman tayo. Unang-una dito, yung looks to kill talaga. Kasi grabe, saan ka nakakita ng van? Mukhang SUV na super top of the line, nakakaiba, nag-iisa lang sa daan. So gusto mong mag-stand out pero gusto mo komportable na van, eto, napakaganda talaga nito. Next naman, yung engine power niya, napakalakas. 2.2 liter diesel engine, pero napakatulin niya. Nag-squeak pa nga yung gulong namin, di ba? Isunod ko na dito na kahit diesel engine siya, napakatahimik sa loob, promise. Swabing-swabe din siya paandarin. Yung transmission niya, hindi mo masyadong mararamdaman. Yung brakes niya, swabe din. At parang flowing lang lahat pag tinapakan mo yung gas. Idadagdag ko na dito yung suspension niya. Grabe. Ano rin, napaganda niya. Sobrang komportable. Yung mga gutter, dinaanan namin. Parang wala lang. So, napaka-komportable ng ride niya. Ang ganda rin ng tunog ng radyo niya. 12-speaker system. At meron pa siyang ambient sound. Kaya relaxing na relaxing. Para kang nasa spa. Isang good pa dito. Napakaraming USB port sa sasakyan na to. Sa unahan, sa gitna, sa likod, hindi ka mauubusan. Idagdag mo pa, meron din siyang NFC at wireless charger. Oh, ano pa hanapin mo? Next naman, napakalakas din ng aircon. Mapa sa unahan, sa gitna, or sa likod, hindi ka maiinitan. Sumunod naman yung steering niya. Napakalambot din, kaya kung nasa city ka, hindi ka mahihirapan. Akalain mo yun, malaking sasakyan siya, pero yung steering malambot. Parang kotseng maliit sa lambot. Pero pag bumibilis ka, tumitigas din naman. Next naman, yung 360 degree camera niya. Realistic, kitang-kita mo talaga kung ano yung mga pwede mong tamaan, kung ano yung mga dapat mong iwasan. Hindi ka mahihirapang magtansya at kitang-kita mo nga dahil malinaw na malinaw. Up next, yung dashboard talagang kakaiba. Susyalin yung mga itsura niya, tapos yung screen.
dalawang 12.3 inches na screen. Yung instrument cluster mo at infotainment system mo magkadugtong na screen. Ngayon lang ako nakakita ng ganun sa kotse, grabe, sobrang ganda. Tapos yung mga materials na ginamit, hindi basta-basta ang plastic, mga soft touches, kaya komportable ka sa loob. Sama mo pa yung mga padded leather sa gilid. Naku, ay, kailangan nyo rin tong masakyan para malaman nyo rin kung gaano kasarap. Sumunod naman yung mga one-touch button feature niya. Hindi mo na kailangang gumalaw. Pwedeng yung driver na yung magbukas ng sunroof o kaya ng pintuan mo, di ba? Sangkatutak din ang safety features ng sasakyan na to. Meron siyang mga lane keeping assist, collision mitigation system, pati yung mga naglalakad at nagbabay kaya niyang i-detect. So napaka high-tech ng safety features nito. Idagdag nyo pa dyan, meron din siyang adaptive cruise control kaya hindi ka rin mahihirapan sundan yung traffic. Last but not the least, ngayon lang ako nakakita ng upuan na na-adjust patagilid. So, di ba, ang lupet? Pag kunwari, type mo yung katabi mo, pwede mong dikitan. Pero kung hindi, abay, pwede mong layuan. Oh, verdict na tayo! Kung marami kang pera at gusto mo komportable na maganda, kakaiba, tahimik at maluwag, bagay na bagay to sa'yo. Akin naman, ganun din. Idagdag mo lang na pag marami kayong pamilya, kunwari mga anim kayo, palagay ko, eto na yung for me ha, walang kukontra, for me. Eto na feeling ko ang the best car na mabibili ng pera mo. So yun, maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan po ulit kayo sa video namin. Oh, next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem. RIT.